Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitlan ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng ating pagpipitagan sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang bawat isa sa atin upang magkaintindihan ay gumagamit ng wika o lingwahe. Tayong mga Pilipino, ang pangunahing nating wika ay Filipino. Kapag tayo ay pupunta sa Amerika, ang kanilang pangunahing wika ay Ingles.
Ginagamit natin yan upang tayo ay magkaunawaan, upang tayo ay magkaintindihan. Marahil sasabihin ng ilan, Father, paano po ang mga may kapansanan? Diba, meron din naman po sila yung sign language. May sariling lingwahe upang magkaunawaan. Ang mga kabataan po natin ngayon, may sarili rin silang lingwahe. At minsan nakakatuwa na sila lang din minsan ang nakakaintindi sa kanilang mga lingwahe. Ang wika, lingwahe ay mahalaga upang magkaunawaan ang bawat isa. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan? Dahil po sa ating unang pagbasa, ito po ang binigyang diin ng Diyos. Hindi nagkakaintindihan ng lahat dahil meron silang iba't ibang wika, meron silang iba't ibang lingwahe. Tayo po, mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, ano ba ang pangunahing wika natin? Upang magkaintindihan ng bawat isa, ang wika natin ay wika ng pagmamahal, wika ng pag-ibig. Yan ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Ang sarap siguro pong mabuhay sa mundo kung ang bawat isa sa atin nagkakaintindihan. Wala ho sigurong gera, wala ho sigurong gulo kung ang lahat ay nagsasalita ng may wika ng pagmamahal, may wika ng pag-ibig. Ang sarap sigurong mabuhay kung lahat nagkakaintindihan, kung ang lahat ay nagkakaisa. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon, nakakalimutan natin na ang pangunahin nating wika bilang mga Kristiyano ay ang umibig at magmahal. Sa araw na ito, yaan ang ipinapaalala sa atin mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, ang wika natin, wika ng pag-ibig. The language of love. Because the language of love is also the language of God. Ang wika ng pag-ibig ay wika ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang panawagan ng Poong Jesus Nazareno? Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, kailangan ninyong limutin ang inyong sarili at pasanin ang krus. Kapag nakikita natin ang krus, ano po ba ang unang mga bagay na pumapasok sa ating isipan? Pabigat, problema, pasakit. Di ba ganyan natin nakikita ang krus? Kaya nga minsan natanong ko ang isang tao, isang babae, at ang tanong ko sa kanya, ano ba ang krus mo sa buhay? Sino ba ang krus mo sa buhay? Sabi niya sa akin, Father, yung asawa ko. Pabigat yan eh. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang krus na pasaan ng Poong Jesus Nazareno hindi lang sumisimbolo sa pagiging pabigat o pasakit. Dahil ang krus ang pinakamagandang simbolo ng pag-ibig at pagmamahal. Sa pamamagitan ng krus, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng krus, ipinakita ng Poong Jesus Nazareno ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang pag-aalay at pagbibigay ng buong sarili. Kakatapos lamang po ng Valentine's Day. At marahil
May iba't iba tayong konsepto ng pagmamahal. Pero bilang isang Kristiyano at Katoliko, ang pagpasan at pagbitbit sa krus ang pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Dahil para sa atin, ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng buong sarili. Yung kaya mong isakripisyo ang lahat, yaan ang tunay na pagmamahal. Yaan ang ipinakita ng poong Jesus Nazareno. Yaan ang ipinagkaloob ng poong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Mga kapatid, lahat tayo ay Katoliko. Lahat tayo nandito ay Kristiyano. Nagkakaunawaan kaya tayo? Baka kasi kung hindi tayo nagkakaunawaan, baka yung wika natin, hindi wika ng pagmamahal. Baka wika ng pagkamakasarili, wika ng galit, wika ng inggit. Kung kayo ay tunay na Kristiyano, ang dapat ninyong lingwahe, ang dapat nating salita ay ang wika ng Diyos. At ang wika ng Diyos ay wika ng poong Jesus Nazareno, ay wika ng pag-ibig. At kung yan ang ating sinasalita araw-araw, nangangahulugan na dapat kagaya tayo ng poong Jesus Nazareno, handang ialay ang lahat, handang ialay ang buong sarili para iparamdam kung ano nga ba talaga ang tunay na kahalaga, kahulugan ng pag-ibig at pagmamahal. Sa araw na ito, mga kapatid, nawa ang bawat isa sa atin magsalita ng wika ng pag-ibig. At sa pagwika natin ng wika ng pag-ibig, masabuhay natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na pinakita, ipinaramdam, at ibinigay sa ating lahat ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus ang kanyang anak at matularan siya ng lubos. Ang ating panalangin, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong pinagkatiwalaang mapasa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na nayaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo'y naway maging mga karapat-dapat na katuwa ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating kalinga at pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin kay poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga sa pangangailangan ng iba ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Diyos ay pag-ibig. Lumapit tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiyatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!